At ngayon naman, mukhang hihilain na ng Echo ang Turtle. 3/4 HP na agad at si Boy at DR. Pati na rin si Brusco, wait lang! Blast din naman dito si Cortezy and Heavy Spell. Kasunod, pero si Doid na makakuha nung Turtle na yun. Cortezy ay mamamatay. Makukuha yun ni Goyong. Pero si Sanford ay mabawi. Oh my God! Pero hindi na siya makakatakas. Winit siya Essence. At si Ding DR din naman. Pati na rin si Kundo. Yung pinakahuling sa pakat. Sanford! And triple kill! Kagad para kay Sanford! Wala nang gentle-gentle pa! Speaking of next turtle, kailangan na iingatan dito na next wing Evos na gamitin lahat ng mga skill nila. Ine-expect talaga ni Sanford na doon and yung Nominum Blast tumama. Aga one sa turtle ito at si Ding mapapatay. Ooh! Si Cortezy bago doon sa turtle and Boyet ang magiging target retribution. Pero si Ding na ang bahala sa mga nangyaring yun. Yun yung ginagawa ng next wing Evos. Kinakapitalize nila kung ano yung mga skills sa pwede na gamitin. Pero napakaganda ng sagot ng Echo. Very beautiful position. Oy, for them. Ay, na-injit ko yung doon. Sanji and Sanford, the Sans and Duo play. Turret lang ang target ni Benny Cutie. Papasok lang apat ng member si Mimo. Wow. Sa Echo, magiging lima sila at si Bruce kung pinagtulong-tulungan ng apat. And Orca dito ay makakalamang. Pero habang nangyayari yun sa bottom lane pala, si Ding DR, ito nga trabaho din. Ito yung tipo na malaube yung galawan, pero yung ube nila pumapatay. Yep. Yung ube na nakasanayan. Oh, now, wait lang! Di talaga, perfecto na strike. And yung layer ng skills ay sunod-sunod mula sa NXP. Goyong ay makakakuha ng isa. Turtle Rider, a Lord. Ang kanilang focus na Benny Cutie, may Blazing Duets din. Di mo alam kung tatapusin na ba yung laro o papasukin na ba nila, pero may dragon si Sanford. Anytime, pwedeng pumasok ang Echo Express and that's one. Grabe. Inhibitor turret down para sa side ng NXPE. Mid lane at bot lane naman ang nilalangoyan ng mga Orca. Nag-aantay na lamang sila ng wave. Grabe yung adjustment na ginawa ng Echo kasi remember kanina na kapag set up play si Brusco, DR dito sa top lane! Set up, andun yung nag-dragon form in heavy spin. Goyong DR dito, bababa sa 50% na yan. And feathered airstrike! Mawawala si Sandy sa proseso habang si Goyong ay atras na rin. Merong Blazing Duets, Brusco na yung nagubos sa mga buhay ng mga members ng next play, Evos. Kaya lang si Benny Cutie and Ding DR 1v1. Look at the damage! And tingnan mo naman yung damage ni Dexter. Nanuluot pa rin. Kamuntikan nang matapos yung laro na yun kung hindi naka-slide back o hindi nabuhay with 50 HP si Doming DR in that fight. Pero dalawang inhibitor turret ang nawala para sa next play Evos at nakakuha pa si Doming ng isa. Gusto mag-kill sa kanya kaya hindi naging ganun kaganda or yung output or yung pagkakakuha nila ng mga heroes ay hindi scattered. Yeah, and medyo nabibiti na rin sila din si damage. Pero si Sanji dito, nandun yung chain. Black Dragon Form versus 5. Benny Cutie mawawala si Doming DR. At 3 hit na naman siya. Dalawa makukuha niya. Tatlo na lang ang natitira sa NXP. Yung flow ng top at mid ay sabay. Binigla ng Echo ang NXPE. Akala ng NXPE makakaisa pa sila ng Tore. Pero ngayon magde-def sila. Tutuloy na nila. Pwede pa nagamit na ngayon. Si Yawi dito yung mabati. Wayon. Grabe. Ikinumat na nila lahat. Dito kay Boyet, pero nandoon yung punto ng mga minions, Boyet, I mean si Brusco, DR, at si Goyong, and game one goes for the side of Orcas. Binigyan ng isa, pinag-push ng konti, pero binawi din bigla lahat with a game-ending push. Mabilis na clear yung kanyang minions. Kaya lang si Brusco DR pala, nino-normal-normal dito ni Yawi. May Shun po. And Cortezy, masisecure turtle na yun. Plus one pa kasi si Brusco ay mamamaalam din. Tingnan mo naman, limang miyembro ng Echo ang bumabantay doon sa turtle. Para sa next play Evos, pwede silang bumili ng oras para sa feathered airstrike ni Goyong. Pero sisimulan na ni Cortezy ang pangatlong pagong ng laro na to. Tandaan na Echo ang nakakuha ng unang dalawa. Yawi, nandun sa gilid. Yawi, nag-conceal pa eh. May otlong play siyang gagawin. Pero nandun yung flicker tile series. Kaya lang masyado malayo si DR. Same with Goyong. Cortezy makakasecure pa rin ng turtle. At si Sanford ay mapapatay itong si Boya DR. Hindi pa tapos. Oh! May mga pag-tipi pang ginagawa si Carl at si Yawi rito. 5 members coming in from Echo ang susunod. Sanji! Ka. Sanji, Black Dragon form na ninakaw para may zone out ng NXPE. Grabe yung... Ito ha, gusto ko lang sabihin. Attitude, men. Ganon kalupit. Actually, si Benny Cutie. Oy, Brusco! Nako, naging 1-for-1 pa yung 3v1. Yun nga eh, pero dahil sa pangyayari na yun,
Zernet ang naging target dito ng Echo sa may top lane. Objective taking. Sila yung nagzo-zone out para kay Kar. Kasi naman nasa Kar TZ. Kasi naman nasasanay tayo na si Kar TZ nag-zone. Why? Shun po God. Oh, grabe. No. Sobrang crucial yun. Ang sakit. Oh my God. Ano, yung mga sticker-worthy Shun post. Oh, yun talaga. Oh my God. Pero kailangan mag-recover ng next play Evos dito. It might have been a big mistake, pero hindi pa tapos ang laro. Pwede pang bawiin ang mga pagkakamali. May Lord dito sa taas. Depends ang malala ang kailangan ng next play. Pero of the Dragon! Ay, kanilang kinamitan si Bruce Hong naging target dito. Habang si Boyo na-upgrade at si Domingue makakabawi din. Ding DR dito sasaluhin yung mga Chrono Jazzes. At si Benny Q din makakabawi rin. Double kill para kay Doming. Dalawa ang babagsak sa Echo at isa naman para sa side ng NXPE. Battle of Sanji and Goyong DR na to in terms of the feathered airstrike. Pero yes, nakaabang din ang Echo. Okay, tumama doon Boy at DR talaga ang kanila naging target dito. And Benny Q din na ilatag yung Zaman Force. Kaya lang mawawala yung kanilang jungler. Matagal pa naman yung timer ng Lord na to. So may space pa dito ang NXPE. Tatlo yung magsa-zone, most likely, para sa na Echo. Ang kailangan talaga nilang pantayan si Doming, pero mukhang hindi nakakapasok ang next play Evo so far. Yowie, here comes the Black Dragon 4! Ito na, may nakamula doon sa Lord. Nailatag na yung Zaman Force. Chrono Dash, in and out. Kaya lang si Carl TZ, talagang hinawakan lang niya yung Lord. Boy at DR sumisilip din. Ngayon, may setup na gagawin. Sinipa. May Way of the Dragon yung go away, pero si Ding dito. Maliligtas niya nga ba ito si Sanford Glory? Nakuha na ni Card Easy. Feathered Earthshaker. Sanji! At si Sanji, mga ngani, may Tyrant Sleeper sa bibitawan. Oh! And double kill para sa kanya. Benny Cutie, double kill din. And wipe out para sa side ng NXP. Echo Express! Inapos pa nila yung Lord, men! Hindi agad pumunta sa teamfight. Nag-Lord pa nga yung iba, pero nabawi pa rin nila. A 9K gold lead para sa mga Orcas at isang minion lang ang kailangan nila. Mukhang hindi na maaantay ng Echo yung paglabas ng NXPE and series win para sa mga Orcas. Isang minion, isang teamfight at limang Echo fans. Two wins para dito sa Echo. At mukhang may sisweep muna nila ang Neon Tigers. What a series para dito sa Echo.